hanggang sa dumating na ang kapatid ko, ipinatay. Yan, sabihin nyo mga matugas ang may kasalanan nun at may kagagawan? I don't think so. I do not think so. Kasi, bago makalabas sa kampo ninyo, eh merong gate pass. Ngayon, sinong tauhan ni Matugas na alam ang oras ng paglabas ng kapatid ko para may kukunin doon sa bayan? Sino? Alam ko, tauhan nyo lang din ang gumawa nun. Alam ko, tauhan nyo lang din ang pumatay ng kapatid sa kapatid ko. Bakit? Alam na alam nung pumatay sa kanya na kung anong oras siya bumaba. Tinambangan siya doon ni radyo nun na. Para, at nung mga time na yun na namatay yung kapatid ko, humikayat ulit kayo ng karamihan na natira sa mga naniniwala ho sa inyong kalukuhan, kagaguhan. Ngayon, nakakuha ulit kayo ng karamihan ng maraming tao. Marami na nag-awol sa kanilang mga trabaho. Ngayon, ginamit nyo ang kapatid ko para ikulong ang lahat ng mga tauhan. Bawal na lumabas kasi nakakatakot na ho. Nakakatakot na lumabas. Nakakatakot na pumunta doon dahil ambangan ulit. Tambangan ulit na mga kalaban nyo sa politiko. Pero ho, bakit ho hanggang ngayon, apat na taon na ang nakaraan, wala pa hong nangyari sa inyo, kayo ang may kalaban, hindi ba? Hindi ang kapatid ko? Bakit ho ngayon, hanggang ngayon, ni isa sa pamilya ninyo, ni Kurot wala? Inilalatag na ng Socorro LGU at DSWD ang mga plano para makabalik na sa lipunan ang mga miyembro ng SBSI. Ngunit ayaw naman ng mga miyembro ng SBSI na bumaba sa bundok. Kung ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI ang tatanungin, gusto nilang manatili sa kanilang komunidad sa bundok. Bisan malangit ang ngayon ko, adunay ako ihagdag radio na yuta kong balay. Ang hiling nila ay bawiin ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ang suspensyon ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement or PACBRMA. Ito ang kontrata na nagpapahintulot na manirahan sila sa bundok. Ayon sa pahayag ng OIC ng SBSI na si Rexon Lubapis. Actually kami sa dito ay nalulungkot kami dahil hindi namin alam na ganun ang mangyari. At kami ngayon ay sana magbigyan naman kami sa gobyerno na malutas to na hindi sa gayo na marilukit kami. Kasi yung pamumuhay namin ay nandito na sa lupain ito. Sa task force na binuo ng provincial government at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinag-uusapan na kung anong gagawin sa mahigit na 3,500 miyembro ng SBSI pag pinababa na sila. Ibalik sila ng kani-kanilang mga barangays, no, na kung saan sila nagtira dati. Kasi may iba pang mga members, no, na hindi pa, sa kanila pa rin yung mga bahay nila. Nakaano lang, ang iba nakapadlak lang, yung iba naparitahan. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na tutulong ang makaanak sa kapatagan at tatanggapin ang mga babalik nilang kaanak. May ayuda at programa ding panghanap buhay na ibibigay ng LGU sa mga miyembro ng SBSI. Na kailangan may ano sila, may tulong na shelter assistance at livelihood. Yung mahilig sa dagat, no, mas mabuti na mabigyan sila ng mga pump boat para pang ano nila, magamit nila pagpangisda. No, at iba pa mga iba't ibang mga livelihood. Para naman sa mga miyembrong walang babalik ang bahay o kaanak,
tutulungan silang baklasin ang kanilang bahay sa bundok at pansamantalang ipatayo sa kapatagan. Ngunit aminado ang LGU na hindi nila kaya itong gawin na mag-isa. Sa ngayon ay wala pang desisyon ang DNR sa PAGB arma ng SBSI. Matatanda ang binatiko sila ni Senator Cynthia Villar. Giit ng senadora, dapat ay matagal na nila dapat pinababa ang mga taga SBSI dahil halos lahat ay illegal na nakatira roon. Ayon naman sa munisipyo, mahalagang makabalik sa lipunan ang mga miyembro ng SBSI. Kailangan daw nilang maramdaman na hindi sila pinapabayaan ng gobyerno at pati na rin ang kanilang mahal sa buhay. Narito naman ang pahayag ni Dayan Dantes. Okay. Nambuntag sukuro. So siguro, I think we have to speak Tagalog for everybody to understand. Alright. So, umpisahan natin kung saan nagmula ang panggagalaiti ko. Ako'y masyadong nakasuporta sa lahat ng mga bayanihan or sa leader, members ng bayanihan na umakyat at namundok noong taong 2019. To be exact, that was February of 2019. February 8. Alright. Apat na taon ang nakalipas. Itong taon na to nakaraang isang linggo na meron akong nabalitaan na nangyari dyan sa bundok na merong isang ama na nagdadalamhati at nanggagalaiti sa galit at sa pagmamakaawa na sana makita niya na ang kanyang pamilya na naiwan niya sa bundok ng Kapihan. Wala silang problema. Ako'y sumusunod sa mga istorya ng Facebook kung ano nang nangyayari. Okay? So, balik tayo. 2019. Umakyat sila. Lahat ng pamilya ko. Lahat. Lahat walang natira. Unti-unti silang tumigil sa kanilang mga trabaho. Then, dumating ang araw ng eleksyon, malapit na ang eleksyon. Paunti-unti mga kapatid ko, umakyat ng bundok at nag-decide na tumigil na sa trabaho, mag-resign. Lahat sila. At may nangyari pa pala noong February 8. Kaya nakahikayat sila ng karamihan ng mga member ng bayanihan dahil 2008, lumindol ang Siargao, Sucuro. Ngayon, anong pinagsasabi nila? At alam nila na magugunaw na ang mundo. Kailangan lahat tayo umakyat, magmamadali dahil alas 11:45 ng gabi, bago maghating gabi, magugunaw na ang mundo, pati ang dapa ilulubog. So, dahil sa paniniwala ng mga tao na member ng bayanihan noon, napakalaki po ang aking respeto sa inyo, bayanihan. Lumaki ako sa bayanihan. Napakalaki ang respeto ko po. Sila ni Mama Nina. Ngayon, nagsiakyatan 2000 na February 18, di ba? Madaling araw, hindi pa tapos. Eh kasi nagmamadali, bago mag 11:45, magugunaw na. Eh, hanggang ngayon nakatayo pa rin si Dapa. Yung bayan ng Dapa at Sucuro lalong lumalaki. Asaan ho yung sabi ninyong magugunaw na?
Ikaw, Mamirto Galanida, ang ganda-ganda ng panghihikayat ninyo po sa mga tauhan ninyo. Ngayon, mag-i-eleksyon na. Ikaw ay tumakbong gobernador ng Surigao. Ano nangyari? Bago mag-eleksyon, sinasabi nyo na pinag-iinitan kayo ng mga matugas? Hanggang sa dumating na ang kapatid ko, ipinatay. Yan, sabihin nyo mga matugas ang may kasalanan nun at may kagagawan? I do not think so. Kasi, bago makalabas sa kampo ninyo, merong gate pass. Ngayon, sinong tauhan ni Matugas na alam ang oras ng paglabas ng kapatid ko para may kukunin doon sa bayan? Sino? Alam ko, tauhan nyo lang din ang gumawa nun. Alam ko, tauhan nyo lang din ang pumatay ng kapatid sa kapatid ko. Bakit? Alam nung pumatay sa kanya na kung anong oras siya bumaba. Tinambangan siya doon ni radyo nun na. Para at nung mga time na yun na namatay yung kapatid ko, humikayat ulit kayo ng karamihan na natira sa mga naniniwala ho sa inyong kalukuhan, kagaguhan. Ngayon, nakakuha ulit kayo ng karamihan ng maraming tao. Marami nang nag-awol sa kanilang mga trabaho. Ngayon, ginamit nyo ang kapatid ko para ikulong ang lahat ng mga tauhan. Bawal na lumabas kasi nakakatakot na ho. Nakakatakot na lumabas. Nakakatakot na pumunta doon dahil tambangan ulit na mga kalaban nyo sa politiko. Pero ho, bakit ho hanggang ngayon, apat na taon na ang nakaraan, wala pa hong nangyari sa inyo, kayo ang may kalaban, hindi ba? Hindi ang kapatid ko? Bakit ho ngayon, hanggang ngayon, ni isa sa pamilya ninyo, ni Kurot wala? Ha? Ngayon meron kayong tinuturo sa bayan, Kamoy, yung Akim na yan. Akim, hindi ho ako naniniwala. Kayo lang ho ang gumawa ng magic nun. Kasamaan nung right hand ninyo na sinasabing si Karen, sila ho ang magka-partner ng kapatid ko, kagagawa ng kagaguhan ho ng droga. Kasama na ho kayo. Huwag kayong magmamalinis. So kayo ang pumatay doon sa kapatid ko. Walang iba. Ginawa nyong pain ang kapatid ko para makahikayat kayo ng karamihan ng buong bayan ng Sukuro. Ngayon, anong nangyari sa inyo? Natalo ho kayo. Natalo kayo sa eleksyon. Lahat! Lahat kayo natalo. Ngayon, pinagbibenta nyo na, inihikayat nyo mga tauhan dyan, na ibenta nyo na ang mga ari-arian nyo, mga bahay nyo. Dahil wala na ho, lulubog na ang mundo. Dahil, meron ho kayong tinitrain dyan na Panginoon. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo. Nang para ibenta ng mga tao ang mga ari-arian nila at merong karong kayong porsyento. Kahit ho galing sa gobyerno, kukunin nyo 50-50 or yung masyadong mga loyal sa inyo dahil alagad kayo at kampun kayo ng Panginoon yung appointed nyo. Guess what? Ang Panginoon ho, hindi gagawa ng ganong katarantaduhan. Ang Panginoon ho, hindi ho magpapahirap sa mga tao. Hindi ho gagawin ng Panginoon na gugutumin ang mga tao sa buntok. Wala na ho sila mga makain, wala na, mapayat na, at ginagawa ninyo maalipin ninyo, ginagawa ninyong gwardiya para sa inyo. Dahil kayo ho ang may kaaway in your mind.
Kayo lang ang may kaaway. So ginagawa ninyo ang mga taong alagad ninyo at tagapagbantay. Ngayon, ito na ngayon, pumutok na. Nakasuporta pa rin ako sa inyo hanggang nung nakaraang nakaraang linggo. Na may nangyari na nga, may nagrereklamo sa mga kagaguhan ninyo na yung asawa niya at tinago niyo na at pinag-asawa niyo na ng iba. Dahil bumabaho sa baba para magtrabaho dahil masyado nang nahihirapan sa bundok. Dahil lahat ng kinikita nila, mangisda man sila ng ilang araw, 7 araw silang magtatrabaho, 5 araw para sa inyo, mailagay sa bulsa nyo. Kahiya-hiya ho kayo. Ang tanda-tanda nyo na, dating superintendent ng buong Surigao del Norte, kagalang-galang, kailang ho, napakawalang hiya ninyo, nuknuka ng kasakiman sa pera, wala ka ng pakialam kung meron kang nasaktan, wala na kayong pakialam na ang mga pamilya, wala nang pinag-aralan ang mga bata, wala nang pinag-aralan, pinatitigil nyo lahat. Pero bakit ho kayo lagi pa rin nakatanggap ng kita nyo sa kolehiyo ninyong sa eskwelahan ninyo, tumatanggap pa rin kayo? At bakit ho yung mga ari-arian ninyo hindi nyo binenta? Bakit pinaririntahan nyo lang? At bakit hindi nyo binenta? At sinishare nyo din sa mga taohan. Ginawa niya. Lahat ng bigay kahit nung bagyo. Lahat ng ayuda sa gobyerno na sako-sakong bigas, ang ginawa nyo, kinuha nyo, kinolekta ninyo para ang mga tao pupunta sa inyo magmamakaawa ho, nang bigyan nyo ako ng isang gatang para magkakautang na loob sa inyo, walang hiya kayo. Kapal na mukha. Ngayon eh, magmamagaling ka sa radyo na ay, hindi kami ganon. Kaya yung asawa niya, hindi na ano, dahil nag-away sila at iniwan na siya. At mag-move on na. Hindi siya magsasalita. Kaya ano, pabayaan na siya. Hindi ho. Mamang manlulukong matanda. Hindi ho. Ginapos niyo yung asawa nung lalaki at asawa nung babaeng nandoon. Pinagkukunan ninyo ng telepono para hindi na nila makontak yung mga pamilya nila sa baba na naghahanap buhay. Dahil nagagalit kayo, dahil wala na kayong share. Wala na kayong share, 40% sa mga kinikita nila, ang kakapal ng mukha ninyo. Ngayon, isa pa, hindi pa pala, marami pa. Ngayon, yung pinaka-leader ng bayanihan noon, na kagalang-galang, nagkasakit, hindi nyo pinadala sa hospital, hindi ba? Pati yung anak. Siguro kasi pinatay nyo din para wala na hong makakahadlang kung ano pa ang gagawin ninyo sa mga tauhan. Wala na makahadlang sa inyo kung ano pang kakamkamin ninyong pera, dahil nga meron kang appointed na matabang Diyos, matabang God, puragaba. Ngayon, Panginoon na, pero bakit kung Panginoon siya, eh hihikayat kayo ng isang aswang at yung mga mamamarang dyan, na ipabarang na yung laging nagbabash sa inyo. Akala ko ba, Panginoon, mas mahigit pa pala ang mas powerful pa ang mga aswang? Guess what? Aswang ako. Lahi ko aswang. Pagbalik ko dyan, aaswangin ko kayo. Ang kakapal na mamukha ninyo,
mga garapal, mga nuknukan kayo sa sakim sa pera. Ang dami-dami nyo na ng pera. Pinag-iinitan nyo pa yung mga pobreng mangingisda, yung mga panday, at pinag-aasawan nyo pa yung mga batang hindi pa nga nireregla. Tapos i-deny ninyo? I-deny ninyo na naka-move on na hindi nyo pinag-aasawa? Kapal ng mukha nyo. Ginagawa ninyong hostage ang mga tao. Uuwi ako. Papatulpo ko kayo. May araw din kayo, mga pisti kayo. Baga kag naong, sir. Kadaghan sa imong gipangsilutan, mga buhi pa. Pisti. Mga buhi pa, nana sila sa imperno. They are already living in hell. Pero kayo, sarap na. Anytime, kain kayo ng kain ng masasarap. Yung mga tao, wala na. Butot balat na lang. Ilugaw na lang. Lugaw ng may kamute. Wala ulam. Garap pala mga mukha nyo. Tapos kayo nakakalunok. Dahil ang sarap-sarap na mga pagkain ninyo. Meron pa kayo mga katukatulong. Yung Panginoon nyo, may taga-Punas. May taga-Bihis. May taga-Ligo. Diyos mio, hindi na lang siya na-disable, ano? Pero darating din yan, dahil mga high blood yan eh, magiging disabled din kayo, kayong dalawa, ikaw. Kagalang-galang mamerto galanida, ang kapal na mukha mo. Sorry na lang, ikaw din ang nag-booking sa sarili mo. Idol ko, kayo noon. Ngayon, nagsalita ka sa radyo, puro kasi nungalingan. Para lang pagtakpan ang kagaguhan mo. Pati kumun na bahay ng bayanihan, binenta mo. Bininta ninyo, pinaghati-hatian ninyo. Wala na ang mga bayanihan, wala na. Wala na ang pinagpawisan at pinaghirapan ng mga bayanihan. Hindi nyo ho yun. Hindi, wala ho kayo ni isang daliri sa paggawa nung bahay na yon. Ako, nakabuluntaryo pa ho ako. Nagluto ho ako ng tanghalian nun. Ikaw, kayo, kapal ang mukha mo. Nahawak na palayok, wala ho. Isang ano, wala kang nagawa. Ngayon, peperahin mo at ibubulsa mo lahat ng ari-arian ng bayanihan. Bibenta mo, pati yung sadapa, bibenta mo na din. Pati! Ini-erase nyo na ho ang bayanihan. Pinalitan mo na ng Omega de Salonera. Ang kapal ng mukha mo. Binuran nyo na lahat. Binuran nyo. Dahil wala na ho si Mama Nina. Hindi ho sila ganun mag... Ang pagdala nila sa tao ay may respeto. Sa tagal-tagal ho ng bayanihan. Bayanihan na yan. Fetus pa lang ang lola ng lola ko. Fetus pa lang ho, bayanihan na yan. At noon pa, sabi, magugunaw na ang mundo. Bawal kang mag-aral. Kaya ho ako lumayas. Dahil hanggang ngayon, tumanda na ako, nagkaanak na ako, sabi ninyo, 11:45 magugunaw na, July the 8th, February 8th. Lulubog na ang Siargao? Saka na ho, pag lumubog, ikaw na lang ho ang matatabunan, ang kapal na mukha nyo. Ang dami nyong anak. Mahiya-hiya ho kayo. Garapala na ang pagmumukha, ang pagdadala mo sa mga tao. Ginugutom nyo na. Kapal na mukha nyo, wala kayong konsensya. Wala talaga. Ngayon eh, sabihin nyo pa, sinungaling yung mga sila Jacqueline at yung si Randolph, sinungaling, iniwan nila mga pamilya nila. Hindi ho, in-hostage nyo ho ang mga pamilya nila dahil pinag-aasawa nyo sa kaalyado nyo. Ano, hindi nga kaalyado eh. Pinusasan nyo. Kaya hindi na nila makontak mga pamilya nila dahil pinagkukuha ninyo ang mga telepono nila. Kapal na mukha nyo.
ni isang singko eh, hindi nga kayo nakapag-load, nakapagbigay ng load ng mga tao. Kakapal naman mukha nyo. Mamerto Galanida, mahiya-hiya ka. Malapit ka nang mamatay. Malapit na. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na, wala kang konsensya. Wala kang konsensya. Daming bata dyan na hindi nag-aral, tatanda na, hindi nga nakatungtong ng grade 1. Dahil gusto nyong lumaki silang tumanda pa pati mangmang. At kayo lang ho, ang matalino. Katalino nyo ho, pero doon ka din bumagsak. Ganito ako nag-aalboruto dahil nung nagsalita ka sa radyo, lahat ho, isang litra lang ho ang totoo. Lahat ng sinasabi mo ay kagaguhan. Lahat. Gago lahat. Naaawa ako sa mga kapatid ko dyan, nandyan. Dinidisown na ho nila ako, which I don't care. Dinidisown nila ako ng pamilya ko dyan. I've been away for decades. Kala nyo? Yes, nasasaktan ako para sa kanila. Nasasaktan ako sa mga kapatid ko, pero yan ho ang pinili nila dahil binulag nyo sila. Binulag nyo ang mga kapatid ko along with those people. Ang kapal ng mukha nyo, Mamerto Galanida. Sana ho, isingiling ka ng Panginoon na magbayad ka habang buhay ka. Kapal ng mukha nyo. Isama nyo na yung appointed mong Diyos na lumubo na parang drum dahil kakain ng mga pinaghihirapan ng mga tao. Mahiya-hiya kayo. Kaya naman mga tao naman, mga kapamilya ko ho, mag-isip-isip ho kayo. Ang Panginoon ho, hindi sinungaling. Dahil gusto lang pagtakpan kung anong meron kayo. Meron kayong buhay na Panginoon? Buhay na Panginoon, my ass! Son of a bitch! Buhay na Panginoon para manghukhuk sa mga manghuhuthut sa mga tauhan. Pabibenta lahat ng kanilang ano, dahil magugunaw na ang mundo, wala nang silbi. Pero bakit ho? Ang mga kinokolekta ninyo, pati yung mga nakukuha nilang isda, ibinibenta ninyo at inaano ninyo, binibusiness ninyo, nininegosyo ninyo. Wala nang silbi ang pera, hindi ba? Ginagamit nyo, ganda pawis-pawis, pati kuyukot. Sa kakapractice sa mga gusto nyong mangyari. Nagkakapremyo kayo ng milyon-milyon. Pero ano ang premyo sa kanila? Ano ho? Egg sandwich. Isang partner ng egg sandwich. Yun lang. Pero pinanalo nila ang gusto ninyong laban. Isang egg sandwich lang. May 100 hindi nyo man lang mabigyan ang isa-isa sa kanila, pati pagpunta doon sa competition, may baon pa silang kanya-kanya mga kamuting kahoy, hindi nyo sila mapakain. Meron kayong TV-TV ko, no? Ano? Meron kayong mga newscaster? Anong bayan? Wala. Silbi lang. Magsilbi ka lang sa Panginoon. At diretso ka sa heaven. Makikita mo ang himaya. Himaya imong mata. Waroy ka ng irig, no? Himaya imong gipramisa ng mga tao. Himaya. Himaya. Laparuhon. Na imong Dios dira. Lami kay laparuhon. Dili ka madutlan ka o sundang. Untouchable. Maghiwa-hiwa pa ng itak na. Hihiwa-hiwa ng itak. Itak my ass. Kung hindi ba naman yung plastic. Sana nga eh may masapian dyan na at makaisip na ano. Yung mga tinitrain yung mga agi-agila.
yan yung papatay sa inyo. Dahil pinagluloko nyo sila ng ilang taon. Pinapractice nyo silang maging sundalo, makita nyo. Sila ho ang papatay sa inyo. Pag ginising na sila ng tunay na Panginoon, hindi yung manlulukong Panginoon mo dyan, na gawa-gawa mo lang, pinag-memorize mo lang, dahil isa kang gahaman sa pera at sa kapangyarihan. Kaya ka natalo. Dahil ang kapal na mukha mo, makapal na makapal ang mukha mo, mamerto galanida. I-release mo na yung mga tauhan dyan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.